I-vlog ko ngayon kung paano gamitin yung 7018 sa overhead. Mag-overhead position tayo ngayon yan. Ito yung vertical. Pero overhead yung i-demo ko ngayon kung paano siya yung position ng welding rod, kung paano siya gawin. Yun yung tips na may bibigay ko sa ngayon. Kasi magbe-break time na ako maya maya eh. Ayan, sige, simulan natin. Set up ko lang ha. Napakita ko sa inyo yung overhead natin na ginawa natin overhead. Ayan yung kanina ginawa ko ito overhead niya. Yung ngayon yung pa-welding ko lang ito, tatanggalin ko yung plug, yung dugsungan niya kasi nagkaroon tayo ng dugsung dito.
mag-article natin. Ano naman yung order? Mag-article natin mga kawalder. Train yung ginagawa natin dito, masailan tayo dito. Kailangan quality yung gawa natin. Sa mga welder kaya na parehas ng welder dyan, alam ko yung iba dyan na welder, kayang-kaya nyo rin yung ganito. Kung may mga natutunan kayo dito sa videos na ginawa ko, pwede nyo rin po itong tularan. Sakaling like nyo kung okay ba sa inyo to. Mga ka-welder, yung minimum size ng ating welding is no bigger than 6mm ha. Hindi tayo pwede lumampas sa 6mm. Naka-minimum tayo. Unlike sa ganito, kailangan medyo malaki siya. Kailangan mabot sa kahit mga 10mm. Pero pag mga stippler, mga ka-welder, okay na yung mga 6mm dyan. Ginamit kong welding rod dyan is 7-18. Yung amperage ko mga ka-welder is 110. Overhead and vertical of 110 na rin mga ka-welder. Hindi ko na siya binago kasi depende na rin kasi sa akin. Kasi medyo kabisado ko na yung amperage. Kaya hindi ko na siya binago. Maraming salamat mga ka-welder ha. Kung nagustuhan nyo itong videos na to, paki-like and share and subscribe para sa mga susunod na videos na gagawin ko is updated kayo. At marami pa akong videos na i-upload na mapupulutan nyo ng aral sa mga bagong welder na nagsisimula pa lang, kahit sa mga welder na talaga. Kung may mga kulong pa sa videos na ginawa ko, pwede nyo rin ako i-comment para may improve ko rin kung may kulong pa sa ginawa ko. Maraming salamat. Thank you.